Ano to, expansion valve calibrator at merong compressor capacity tester yan. Ayan o. Ayan o. Nalalaman ko rin po dito mga ka-vloggers kung ang compressor mahina, hindi yung sa hula-hula lang. Pagka dumaan po siya rito, malalaman ko kagad kung anong compression niya. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog, vlog, vlog! Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa ating channel. Sa araw na ito mga ka-vloggers, ang gusto ko namang gawin natin topic sa video na to, yung pinakakaabangan po ng lahat, kasi maraming mga tao ang nakikurious do sa mga machine na ginawa ko, yung expansion valve calibrator, yung recovery machine, tsaka yung isa, yung pinakamaganda po doon, yung kulay dilaw. Ngayon gusto ko pong i-share lang sa inyo yung mga pictures, yung mga panahon na ginagawa ko sila. Nakikita nyo ako doon, kasama ko yung pinsan ko doon, yung kasama ko sa shop, kung gaano kahirap ang paggawa mula sa simula. Talagang pinaghirapan po yun. Walang kinokopyahan, sariling pag-iisip lang, sa kagustuhan lang na mapabuti yung paggawa. Nung araw po kasi mga ka-vloggers, ganito yan. Nung araw, wala pa po akong calibrator nun. Tagal-tagal din panahon yun. Sa tuwing may gagawin kami na sasakyan, siyempre, nangyayari dahil wala kang machine. Kamukha rin ang nararanasan po ng lahat, kasi wala naman pong ganyan na bibiling calibrator eh. Expansion valve calibrator, tungkol sa mga expansion valve po na sasakyan, walang nabibili po niyan. So kapareho rin po ng lahat ng gumagawa ngayon. Kapag may ginagawa ng uhula, hulaan po eh. Siyempre, ano pa bang magagawa ninyo? Kung hindi ninyo mapalamig, lalagyan po ninyo ng bagong expansion valve. Kaya lang, madalas din po mga ka-vloggers, minsan pag nilagyan namin ng bago, nangyayari, may mga factory defect, hindi rin lalamig. So, ikaw naman sa ano, tiwala ka na bago yun, hindi mo na siya pag-iinalaan. Hindi ka na mag-iisip ng hindi maganda laban doon sa bago. Iisip ka na naman ngayon, ikot ka na ikot. Hanggang sa napagod ka na maghapon, overtime nyo pa hanggang kinabukasan, hindi nyo makuha yung sira. Darating ang time, babalikan nyo ulit yung expansion valve, subukan nyo ulit palitan. Doon nyo po malalaman na yung ikinabit ninyo, siya rin pala yung may problema. So, yun ang naging dahilan mga ka-vloggers kung bakit naisip ko po noon na gumawa ng machine. Pinag-aralan ko po talaga. Nakakatawa nga yung mga comments po dyan eh. Genius daw ako. Pinoy henyo! Hindi naman po. Mahilig lang po kasi ako mga ka-vloggers na pagka isang bagay hindi ko alam, kailangan makagawa ako ng machine para doon. Kung wala man akong gamit, katulad nung mga senior ko sa inyo nung nakakaraan, gumagawa ako ng relo, bibiling ko lahat ng mga gamit, titignan ko po yung mga paggawa nila eh, mga watch repair shop, kung ano yung kailangan na gamit. Tapos online, mabuti nga may online eh, nauso na, ordering ko na yon. Tapos common lang yung mga washing machine, lahat naman siguro karamihan dyan alam naman po yun, basta ganun trouble. Senior ko lang po yun nung time na nasira yung washing machine. Ang mahirap po talaga sa mga aircon, tulad yung pagkakalas ng mga bearing. Yung natutuwa ako sa mga comments dahil naturoan ko yung mga ka-vloggers natin dyan kung paano nila alisin ng tama yung bearing, kung saan dapat tinutukuran, hindi masisira yung alignment. Isa pa po mga ka-vloggers, natutuwa nga ako eh. Kaya nga sabi ko minsan gagawa po ako ng mga video tungkol naman sa mga comment. Tapos
i-actual ko naman po siguro ipakita sa inyo o sasagutin ko live na ganito para naman may idea po kayo. So ngayon mga ka-vloggers, ang gagawin ko ngayon, gusto ko ipakita lang sa inyo ang mga machine ko na ginawa. Tagal na rin po ang panahon to. So naluluma na nga po sila mga ka-vloggers eh. So ang gusto ko lang po ngayon, makita ninyo sila. Tapos pakikita ko po sa inyo. Siguro medyo magiging mahaba po tong video na to mga ka-vloggers. Pero panoorin po ninyo para magkaroon kayo ng mga idea. Saka gusto ko rin po kasi na huwag manguhula, tsaka maibigay ko yung tamang serbisyo sa mga customer. Kaya nga nagkaroon din tayo ng award ng galing sa DTI dahil sa ganung ano ko po, prinsipyo sa buhay. Hanggat maaari, walang hula. Tapos hindi ka pa ano, lumalabas na kalam mo, naloloko ka, ginagawa mo na ngayon magagawa mo. Lumalabas ka pang ano, minsan nagmumukha ka pang hindi marunong eh. Kasi nga, papalitan mo, eh yun na ikabit mo, sira. Mukha kang manguhula na hindi marunong, ganun diba? Kaya ganun po yung nangyayari, naging mapag-isip ako na kung anong dapat gawin, ibigay ko talaga, ginawa ko po lahat yun. Hindi lang po calibrator to mga ka-vloggers, ipapakita ko na po sa inyo yung mga machine na daan-daan lang. Ito mga ka-vloggers, ito yung ating calibrator, no? Ito po, kadalasan, pagka nagka-capacity test, ano to, expansion valve calibrator, at merong compressor capacity tester, yan, ayan, no? Ayan, no? Nalalaman ko rin po dito, mga ka-vloggers, kung ang compressor, eh, mahina, hindi yung sa hula-hula lang. Pagka dumaan po siya rito, malalaman ko kagad kung anong compression niya. Kaya naman po, inaalam ko kung anong compression. Kasi, doon ko po ibabase ang calibration nito. Marami po kasi mga ka-vloggers na nagtatanong sa akin, pagka daw ba, ano, mahina na daw yung compressor niya, sabi ng technician, ano daw po ba dapat nilang gawin? Sakalin daw po, ipihit ng konti yung ano, dahil wala naman silang machine na katulad nito. So, ang gagawin ko, tuturo ko po. Sabi ko, sakalin ninyo kasi ilan naman ang magagawang tulong ko po. Dahil once malakas ang compressor, malakas, no? Nagre-reach rito ng mga 160, ganyan, malalakas po. Eh, meron nga ngayon, no? Yung kulay po lang yan, pag nag-140, pasado na po siya dyan. So, malakas ang compressor, hindi nyo pwedeng sakalin dito sa calibrator. Mahirapan ang compressor. Kaya dun po binabase yan. Nagkakaroon sila, isi-synchronize yung silang dalawa mga ka-vloggers. Marami kasi nagtatanong, i-adjust daw, ba't daw i-adjust? Yun po mga ka-vloggers, dahil kasi hindi pa naman tapos lahat ng mga video. Kaya nga sabi ko lagi, bawal ang bashers. Tinuturuan ko na nga, magbabash pa, di ba? Ngayon, ito naman po kasi ibang gamit dito. Yan, itong mga magnetic na to. Kinakabit po to sa mga main drive to. Para makita ko po kung ano RPM niya habang kinakapacity test namin. Ayan dito, kakabit po dito yan. Ito naman itong gamit dito iba para may ilaw habang kunyari naabot kami ng overtime. Ang isa pa rin itong ginawa ko rito mga ka-vloggers, makikita nyo bakit may ice maker. Ayan. Kasi kung nakita po ninyo doon sa video, ginagamitan namin ng yelo yung dulo, yung pinaka-sensor na expansion valve. Diba kung napanood po ninyo, mga ka-vloggers, kung nakita po ninyo yun, iniipit na yelo yung buntot para mag-function siya, tapos hahawakan ko ng palad ko para tumaas. Diba napanood po siguro naman ninyo yun. Ngayon, ang purpose naman po ng machine na to, itong mga ka-vloggers ha. Ito, itong kulay blue to, medyo naluluma na nga. Lalamig po to, kaya nga may ice maker doon eh. Magyayelo to, yayelo. Para hindi na ako bumibili ng yelo. Ipitin po dito yung buntot. Ngayon, pagka naman, imbis na palad ko, dito naman sa mainit, ito naman mainit to. So, pag dinikit dito, mabilis yung tataas kagad. Tapos dinikit mo rito, mabilis din isang bababa. Ganun po yung mga ka-vloggers. Yan purpose po nito. Yan, pinakikita ko pa lang po sa inyo itong mga machine na ginawa ko. Ah. Gusto ko lang po malaman ninyo. Itong gauge na to para sa calibrator. Nakita nyo naman siguro sa pinakita kong vlog sa inyo. Ito, hindi nyo pa nakikita. Tungkol sa capacity test.
dito pa lang malalaman na ninyo pagka sinalpak ninyo ang host nito, yan. Makikita ninyo pag hindi umangat to, mahina po talaga yung bomba. 'Yun ang talagang totoo po doon. Pero tinuruan ko naman kaysa pagbili tsaka paano nalalaman sa gauge. Pero ito po talaga ang talagang para malaman ninyo. Kumbaga sa ano eh final judgment. Yan. Kita niyo po mga ka-vloggers ha. Papakita ko sa inyo kung paano ko po binuo tong calibrator na to. Di ba nakita nga ninyo may mga compressor sa loob to eh. May hangin na built-in po yan. Ganun po yan mga ka-vloggers. Pati nung yung pagpipintura ko nito makikita po ninyo. Matagal na panahon na po to nung binuo ko. Yung pinsang ko nakasama ko, may makapal pa po yung ano niya, buhok niya nun, mga ka-vloggers. Yung sinasabi ko po sa inyo, mga ka-vloggers, yung nabinuo ko to, nagsimula po to, ginawa ko tong calibrator na to. Maliit lang siya eh. Siguro nandyan pa yung picture niyan eh. Papakita ko sa inyo. Maliit lang siya. Ginawa ko siyang masyadong portable, kaya lang ang problema po doon, wala siyang compressor. Paanda rin pa namin yung naka-compressor na hangin, i-adapt sa kanya para makapag-calibrate lang po kami. So, ang dami umaandar na ano. Tapos, ang laki nun. So, gumawa ako ng eto nung in-assemble ko po to mga ka-vloggers 2013. Yun po yun. Eto, kaya nagkaroon ng compressor po yan sa loob para medyo maging madali po ang pagtatrabaho. Pandarin nyo na lang siya, andyan na lahat. Yung po, mga ka-vloggers. Tapos ako rin po ang nagpintura nito. Makikita ninyo sa mga ano ko, pininturahan ko po yan. Ako lahat ang gumawa mga ka-vloggers dahil lang sa kagustuhan ko po na walang hula-hula ang trabaho. Kaya ako po ginawa yung mga ka-vloggers. So mga ka-vloggers, sana magustuhan po ninyo yung mga litrato ng pag-assemble ko po nitong expansion valve calibrator para kahit paano may idea po kayo. Sana yung magustuhan po ninyo mga ka-vloggers ha. Ito na po siya. Panoorin nyo ang pagbuo ko ng expansion valve calibrator dito pa rin sa ating vlog. Thank you.
kukunin niyo yung mga pictures. Pag-assemble po ng expansion valve calibrator. Yun, pinakita ko lang po sa inyo. Sana'y nagustuhan ninyo mga ka-vloggers ha. Isa na naman po itong edition ng ating vlog. Paalam!